Mga kapuso, Susan, talagang mayaman ang ating mga ilog at dagat sa iba't ibang isdang pwedeng mahuli at makain. Ano ba nakikita mong isda dyan? Naigat. Igat ito. Ay, igat ha? Baka masukahan. Pero may ilang isda na hindi easy to get, ha? Madulas na parang ask. Ayan, ha, Emil? Kung tingnan, may kuryente pang araw yan eh. Yan ang ilo, igat. Ayan, no? Ayan, no? Dami. Asan? Ayan, yan. Ayan, dami. Baka masukahan. Ngayon pala, ine-export pa rin yan sa Japan. Iba? Hindi rin daw makukuryente sa kita sa negosyong ito. Aba, yan ang kwentong inalam ni Darlene Kai. Halika, huli tayo. Ayan, no? Puyoy ang tawag sa isdang ito sa Capiz, palos naman sa Luzon. Madulas at mailap. Kaya pag nahawakan, huwag nang pakakawalan ang eel o igat. Ang igat ay maaaring mabuhay sa tubig tabang o kahit sa maalat na tubig. Pero karamihan sa lahi nito ay nasa dagat. Pero ang mag-asawang Hazel at Kimikazu, pinararami ang igat sa kanilang farm sa Nueva Ecija para ibenta sa Japan. Dito po namin inaalagaan ang aming mga eel. Maaga pa lang, nagpapakain na ang mag-asawa ng kanilang mga alagang igat. Medyo mahirap pong alagaan ng eel since may buhay po siya from glass eel to table size. Hindi sa balon o palaisdaan pinalalaki ang mga igat, kung hindi sa malalaking tub o kahon. Sa deep well naman galing ang tubig. Inaagapan na po namin na linisin na mabuti yung tub at wala po kaming ginagamit na kahit na anong chemical or gamot or kahit na ano pong makaka-apekto po sa igat. Para maging export ready ang igat, kailangang umabot ng 6 to 7 inches ang haba nito. Ang target market po namin sa ngayon is Japan lang po, yung tinatawag nating Kuroko size. Mula po sa glass eel to Kuroko, inaabot po ng mga 5 months. Yung mister ko po, natikman po yung bicolor eel dito sa Pilipinas na halos same lang din po ng taste sa Japonica. Gusto po nung mister ko na ipatikim sa mga Hapon kung gaano po kasarap ang bicolor po dito sa Pilipinas. Ang Gila bicolor ang lahi ng igat na inaalagaan ni na Hazel o species ng eel na kayang mabuhay sa fresh water. May kalakasan din po ang market sa Japan. Ang mga Hapon may kultura po sila na sa pagkain po ng eel. Kahit hindi bababa sa 50,000 pesos ang kita kada buwan, malaki raw ang lugi kapag nagkakasakit ang mga alaga nilang igat. Pag po hindi po maayos ang pag-aalaga, nagkakaroon po sila ng bakterya. Nagkaroon po kami ng experience na almost 80% po ng aming alagang glass eel ay nagkamatay po. Hanggang nakuha raw nila ang tamang teknik sa pag-aalaga ng igat. Mula sa pag-aalaga ng igat, pagluluto naman ang isha-share ni Hazel. Gagawa siya ng kabayaki, isang igat dish sa Japan. Nilinis at tinanggalan muna ng tinik ang igat, hiniwa-hiwa, saka tinuhog ng stick. Unahin po nating ihawin yung gawing balat para po mas crunchy po siya. Pagka-ihaw po nito, saka po natin po siya ididip po sa sauce. Siguraduhing manuot ang sauce sa laman ng igat. Ito raw ang nagpapasarap sa kabayaki. Pagkatapos isausaw ng paulit-ulit sa sauce at ikut-ikutin sa apoy, pwede nang lantakan ang kabayaki. Okay, sarap. Basta nahuli ang tamang pag-aalaga, wala nang kawala ang swerte sa igat. Dahil sabi nga ng kanilang mga alaga, "I got you." Ako si Darlene Kai at ito ang kwentong dapat alam mo.